baka kami nalimutan na. Hi. Huwag po sana. Hello. Kaya kami narito. Good morning to everyone. Sa piling nyo. Welcome sa Palatuntunan. Ito po ang Radyo Periodico Online Barreta. Kakaribana kitang sa doing alas 7:30 ni pagkaaga. Sama-sama tayo. Minalam kami ng nakamuna sa kamarin na kamugtakan sa mga oras na ini. Today is October 31. October 31 na. Sa aga November na. Sa otro December na. Madaliun lang mga kaperyodiko ang panahon. Pero lang minakupsit ang panahon. Anyway, sa parantapan niya, dito po sa bilog na probinsya ni Katanduanes. Good morning. Sa managhimate through online, through www.bicolperiodico.com. Maray na pagkaagatabi sa ito, boss. Maray na maray-ray na pagkaaldaw. Sabi nga ni Dakulang Bagay na kita nagkakaristoryahan sa kadaal daw. Panibagong panahon, panimulaan na naman ng sa tuyang weekdays. Lunes ngunyan, Martes sa aga. Holiday po ngunyan ha. Holiday, holiday. Nening eskwela, neng pasok ano. Sa parantaman niya ito ngunyan, sigurado na kamo dakul ng mga naglilitad-litad sa mga oras na ini. And ngunyang baga, uy, nag-brown out na naman kasubang yung mga bandang alas 4 siguro. Sundong alas, ngunyang pa lang na bukas, ano, alas 5:30. Okay ba kayo diya? Sa periodikong Sam, anong oras o sa imong logbook na nag-brown out? Basta mga alas 5:15. Saka nagbukas yung ilaw. Mga alas 4:30 yata. So brown out. Kaya nga ni para reklamo kasubang si ano, si PBM Sunny Francisco. Not nangyayata sigang brown out. Bastante ngayon supply, pero sigang brown out. Pero bago yan, matukar kita ka mga issues kang aldaw. Oy, pinaglalaw man ko na kay Riba kung ganyan si D4. Naka-in-place na digdian ano eh. Naka-in-place digdian sa tuyang video. Naka-online kita ha, through YouTube. Hindi pa nag-aabot ano. Tapos si Sir Buddy Isorena. Siguro meantime, tabi ka periodikong Sam, ika na muna magtukaw digdi sa sain ng mga tutukawan. Periodi kong Sam. Ano, yung kasa Gariday ka muna ito dyan sa luwas ah. Digdi ka na muna sa may tukawan. Tapag abot ka ito. O tasayan kayo niyo. Dahil na mapano ang tukawan. Naka-in-place pati. Mara na rin. Tamayro istoryan muna kita. Sa tuya alam mo na istoryan sa mga mumu na sa imong na-experience ang kaitong aki ka pa. Mara Sam, Sam. Tara digdi. Ano yung mahiling ka sa YouTube. Tapos ano pa, maro istoryahan kita. Ito mga mumu, so mga nahiling mo bakit itong aki ka pa? Pinagtatakot ka? So mga mumu na nahiling mo kang aki ka pa? Pakikoroko niya noon dikit. Tagari nasa gilid ako. Dikit yan. Parang karo ka na din. Diit lang. Yan. Lahat magtaho-taho. Yan. Yun na. Yan. O, hindi ka na kainay sa may kataning kota. I-restoryahan tala mong sumumo na sa imong nahiling-hiling kay itong panahon. Ano, tangani na usog-usog ka ng konti. Yan, usog-usog ka pandikit. Tangani na sa gilid ka. Dapat kayo ng kontrol o sa may sakuya sa masunod. Kaya dapat hurala ba ang, paano mapalaba ang ano? Mapalaba ining kursor. Tangani uya sa kuya ang kuhan. Tapos may monitor kita dyan. Tangani nahiling ko talaga yung malinas. Alright, exercise! Kaperiodikong Sam, maray na aga sa imo. Okay na. Maray na pagkaga SM. Asin sa kabos na nagimati ning Radyo Periodiko.
Bako yun yung pang-alauna ha. Dapat medyo alive na alive ka. Amo rin na pagkaal daw sa imo. Kaperido kong Sam. Mag high pitch ko. May two steps. Malay na pagkaga sa gabos na naghimati ka na radio periodiko. As in sa gabos na naka-online ko nyan. Oya na kami. Yeah, magiling ka duman sa ano. Tayaon ka sa camera. Matindang smile mo lamang. Alright, pag-exercise ka, Uncle Sam, ano ang kaperidikon, Sam? Anong inot na pighiro mo, pag-exercise mo? Inot na pighiro, ta, isem ang kamot po da ang bitis, ta, kaili ba na ka ng ginhawa? Alright, tapos itambling ka man lamang, pagkabanggi. Makiba man ibiya tambling. Diretso na sa higdaan. Diretso na. Dahil ka na, katambling ano. Bakit ka nagpapatambling? Ibang tambling ito SM. Ibang tambling ha. Alright, marina na pag-aal daw tabi sa mga taga Pahao Baguio. Ayan ang natatama pa si rin ka pa sa Baguio City. Paiguanin yung Pahao. Oh. Ano, malipot talaga niyan sa Pahao Baguio? Maripot SM ang Pahao Baguio ta. Medyo kataning kang pungko. Kaya pala ng ginibong natatapin ng aranan ng Pahao Baguio. Diyan pinagpigang manufacture ang Baguio sa Indo. Dahil siguro, ikaw yung pinag ano man, ikaw yung history. Sige. Anong history? Aram mo, naging kagawad ka sa barangay. Dapat aram mo history sa iyong barangay. Sige na, aram mo tayo ng history ng Pahao Baguio. Natata naging Pahao Baguio na. Medyo ang Pahao Baguio SM pagnoga bukas baga ang Baguio diyan sa Borongan Samar diretso sa Pahao Baguio kaya naging minalipas din sa may ibang barangay, barangay. Open kaya ang Pahao Baguio sa ano Pungko Buda mga kakahuyan and may salog diyan sa may salog Buda dagat. Minadiretso pala dyan. Dahil may naagi sa ibang barangay, minadiretso mismo dyan. Anyway, marina pag-aldo tabi sa mga taga Pahao Baguio. Pero digdi sa katanduan is nakulo na ning dahil ka na mapasiring sa ibang bansa, lalo na kung gusto mo pupunta sa Tokyo. Tokyo, Japan. Tokyo, Japan. Ikaw Tokyo dumon sa Pandan. Tokyo, Pandan na kataning kang Lourdes. Lourdes, may Wagdas, ano. Anyway, kila, ano, Gemma. Gemma. Vernon. Sa Lourdes si Gem. Lourdes. Lamain. Pero hinapot ko, sabi ko duman sa ano. Tagasayin ka po, duman ta nagkanda kami ng information campaign. Sabi ka, tagasayin ka po, sabi ko, taka pirang barangay ito, itong duman sa may Tabugog area. Yaon so Wagdas, Iguapanin. Basta limang barangay yun eh. Ngayon taga Das Tabugog Lourdes. Bako pala nang ang pronunciation kang Lourdes. Bako Lourdes. Sir. Taga Lourdes. Paano? Patagas. Patagas. Taga Lourdes kami. Ganar kaya na. Sabi, kumusta ka? Kumusta tabi ka mo dyan? Kumusta nagkaon na tabi ka mo? Nagkaroon. Ang pagkaon pala naman, nagkaon ngayon ng ano ito so so, maloto? Humay. 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 Iba man talaga ang kon ano, ang mga tataramon sa katanduanes. Anyway, marina na pag-aldadawin, napamiss call si kaperiodikong Mar Navarro. Ano? Ano kaya ito napamiss call? Ano? Okay, kamusta ang namamatay na kita dyan? Magayunon kita. Yung parang mati ko tabi kaperiodikong Sam Kasubanggi. Magayunon na marina ang sound stadium sa ano sa live stream. Sa www.bicolperiodico.com magayon na maray ang sounds. Kaya kung magkusog-kusog ang wifi mo dawad ay ka halimbawa harayo ka sa Katanduanes mamati ka pwedeng mag-tune in yan. Dawad na mobile data dakulang bagay na magkakamarate ang kita. Alright, anyway sa Sindo ka boss happy ano ba pwede mag maapod na happy fiesta.
Ta fiesta ni mga gadan si ring man siyempre ni mga santo. Gakan SM na pod. Happy Halloween. Happy Halloween. Uy, 31 ngunya na banggi. Ara mo kadaklan na mga nagpapa Halloween ngunya na banggi. Oh, itong mga, di ba, yung mga promo-promo? Kung mahilin mo ngunyan sa mga tindahan, halos makahiling ka ni mga grabe ang sa indang mga, ano ako po gini? So, mga porma. Ngunyan yung mga mumo talaga. Yung mga maskara. Yeah, mga zombie. Mga costume. Mga costume talaga. Dawa na sa mga kunyan baga dyan sa mga, let's say, ladies. May mga costume sinatapos. Mga tindiro, mga... tindera. Talagang igwa man ng mga tindera na dahil naman kay puhan tawa niya. Yung maskara. Diba na yung magmaskara? Laso pandok niya. Diba katakot naman? Yun na siguro. Tanga makatipid sa lipstick. So, so ano, establishments. Piliyo na nito sa mga makatakot na nahawong. Yogi, hi. Pag-iata mo ngayon sa mga makatakot na sa day na kamukay puhan magkaigunin na lipstick. Ibig sabihin, SM, one day hiring lang. One day hiring. Two days, ta, duwang aldaw ba kaning celebration kang holiday pati ngunyan, aram mo, ngunyan, special yan. O di, kung sabi yun, miski makunyan ka lang, nin sumang special na tao. Natataman na kaigunin Halloween tabi kaperiodikon Sam. Siguro yun ang research ta. Ano, pero happy birthday muna sa mga birthday celebrators. Kay Father Bem Reyes, happy birthday. Happy birthday, Padre. Si Bem, ano pala, too busy. My birthday da. Pizza 3. Ah, pizza. Hari pa man. Di maka-prepare pa siya ng handa. Iyo. So, pwede pa mag-tipon-tipon. Mag-tipon-tipon. kami, naghahalat sa naman nigdi. Nai-record mo ito, kaperiodikon Sam. Record na tabi, sir. So, ibig sabihin, mahiling kita sa YouTube, ha? Batiyon ta sa mga parantabay ta sa bilog na kinabantabi, ha? Sa mga parantabay ta dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. And happy birthday man sa mga birthday celebrators niya to. Duman sa ibang bansa. Anong mga bansa na igawa kang partidaryos tabi, Uncle Sam? Tamang-tama, apabatiyon tango niyan. Happy birthday or happy listening tabi dyan sa party kan... Italy, yan, sa Sister of St. John the Baptist. Maraming na pagka Aldo Tabi, maraming na pagka Aga, pero sa inda, parang banggi pa yata. Banggi pa eh. Kay Sister Melba, Sister Loida, and Sister Ellen, and Sambalisman, Sister Tining. And sa parang tabay ta, dyan po sa Saudi Arabia, kay Manong Joe Briso, and si Engineer... anong pangarang kayo ito na Engineer Cortuna. Happy happy listening tabo. And ki Engineer Noli Torbolencia. And ki Mr. Fortune Briso. Maraming na pagkaldaw man tabi dyan. Ki Mr. Alan Sabico. And ki Andy Sabico sa Riyadh. Sa inang mga bansa na may bista sa Riyadh tabi SM. So dua akong tugang kay Manny Badong buda ki Manny Freddy. Magiling ka naman sa YouTube tabi. Happy listening. Yeah. And huwag mang Day ka matugon ng padara. Hindi ka padara. Pwede magtanam nga niya. Tugang consume obos padara turos. Direct to Dagos ano. Ngunyan baga day na nagdaday na magpara surat. Day na. Puro na YouTube o sa ay mo. Alat ka. Baka pwedeng available ngunyan si sa periodikong ano Miles. Si kaperiodikong Miles ano. Baka lamang ta babatiyon ta dyan. Baka makaribanan ta lamang. Ta aramon tang Halloween duman sa Amerika. And Halloween digdi sa Pilipinas. Happy birthday muna sa mga birthday celebrators niya to. Hindi po sa bilog na probinsya ng Katanduanan sa happy happy listening. Hindi po San Andres, Viga, Payo, Bagamanok, Pandan, Karamuran, Seriman sa Bato, sa San Miguel, and sa Baras, sa Higmoto. Happy happy birthday sa mga birthday celebrators niya to. And also sa parantabo niya to sa Bilog na Virac at Aduanes, pirang barangay kaperiodikon sa mga Virac. Gawa kitang 63 na barangay SM, maray na pagkaga sa kabus, lalo na sa Higadon, sa mga coastal areas na...
Pero nga nakachunin sa to dyan na sa party ka na Batag, Igang, Talisoy, Magnesia, as in dyan sa barangay Palawig ka na San Andres. Maray na pagkaga sa Indo Gabos, as in sa Gabos na mga nagimati man dyan sa party ka na si Mamla, Paltay Small, as in mga kataning na barangay. Ayan, ubusan muna ta. Inansyansa muna makakunyan ka, makabati. Diyan sa party ka na San Vicente ang Alman sa family, si Kaba Oliver Costudio, as in ang pamilya mo, kaya Ate Alon, maraming napagkaaga sa imo kap, and sa Barba family, and sa Gabos pa na nakatune in dyan, kaya Sir Jan Tarubal dyan po sa kusina. Ay, kusina. Happy listening sa mga Gabos kusina. Na, pa na mahaw, pwede mga magpunta ko sa kusina. Diretso sa nasa kusina, di na maghalat sa sala. Diretso ang kusina. Ang kagayon ng pati kong haranay ka sa kusina, ta, permi kang nauringan. Anong problema nga? Nay ka na, ay, magayon yan. Tapag nauringan ka, malabto ko na lang duman sa, ano? Swimming pool. Sa swimming pool. Yan, sa kusina, Risto Bar. Happy, Risto happy bar. Listening, tabi. Diyan sa, kunyan, sa may San Vicente. Diretso lang ka mo sa kusina, ha? Tanganing, ikaw ka muna ng refreshment. Dako lang bagay man yan na ang ngunyan na ga-refresh lamang ka mong ngunyan na all out. Ngunyan, baga picnic holiday man sa iba. Holiday. So, 31. Alright. Happy, happy listening tabi sa Indaga Boss. Alright. Anyway, sa mga parang tabi ta, hindi ko na ako adik diso kontakta duman ki kaperiodikong miles, ano? It's a miles away. Sir, it's a miles away, kaya di makontak. Hindi makontak. Dati may contact number ako digdi na wala na eh. Ah, sayang. Ta, dapat makuatagiraray siya. Kaya na makaulay ta. Papagulayan ta, kaperiodikong Sam ang manunungo duman sa inaapod na Halloween. Yan. Pero bago yan, taon-taon muna sindanin informasyon manungod sa mga headlines, sa mga baretang ngunyan. Sa mga baretang ngunyan kang Aldao. Ano mga headlines, mga darakulang baretang ngunyan na maraluwa sa mga periodiko nasyonal. Pero so, mga birthday celebrators pa lang ngunyan, kamo ang mga persona na sabi nga ni mga, ala, yan, mga dedicated person. Very responsible person, very inspiring person, sincero. Anong sincero? Sincere. Honesto. Honesto. And talented. Anong talented kaperiodi kong Sam? Guning talentado. Sense of humor. Mga talentado, di ba? Mga may talent. Halimbawa, ika, arog sa'yo mo. Ang talent mo, pagkanta o pagsayaw? Gabos. Gabos. Dito ka na hiling na magsayaw naman sa anniversary. Hindi ako natawan naman yung numero. Ngayon dahil ka lang pinagtawan numero, ano? Dahil balita, grabe ba ka pa salamat sa imo sa mga nasa Print and Broadcast Academy. Malata ng parahibi si DJ Bem. Ta, dahil ko araw kung pirambula na. Pirambula na. Talong bulan siya digdi, ano? Tulong mula. August pa nag-start ang sendang training. Kaya medyo horolawig. Anyway, sa mga sunod, kung maulit kita kay itong Print and Broadcast Academy, ini nang ihimplo tayo itong mga nakainainot. Ini mo nagtuturukaw na ngunyan and nag-programa sa radio periodiko. Actually, parang hanggang December sinda. Ta, pag January, mabukas naman so Print and Broadcast Academy ta. Para na itong, start naman yung batch. Yan. Dahil na kita, sarong batch na lang yan hanggang March. Kung baga, kung 20 yan, di 20. Batch 1, 20 yung ano, sa training. Batch 4 na yan. Naka-batch 3 na kita eh. Batch 4. Batch 4 na yan. Pero ining mga nagtuturo kong ngunyan hanggang December sinda. So, madanong po nito sinda sa mga programa dito po sa Radyo Periodiko. And sabi nga niya ito, ang apod sa inda, bakunang Print and Broadcast Academy. BP Campus DJ. Yeah, BP Campus DJ. Mga estudyante ini na pinagde-develop ta. Natangani na sa mga maabot na aldaw, sinda mga promising broadcasters. Bako lang broadcasters sa SM, kundi news writers, periodista. Reporters, periodista. Yeah, mga periodista. So, mga makaibahan sinda ni na pwedeng sa mga propeta ka mga radyo periodiko. Yeah, propetang periodista. Periodista. Sabi ba ni
kunya Bishop de los Santos. Ang mga taga media support, mga periodiko, mga modernong propeta. Ta ang mga nagsusurat kay ito mga periodiko sa Biblia, talaga mga propeta. Ngunyan, kita moderno. Mga disipulos. Nakita na sa modern age. Mga apostoles. Alright, happy birthday tabi sin dog boss sa parantabay ta. Aramon ta mga barata ngunyan kang aldaw di po sa Pilipinas. Kung ano mga posibleng magrelawan sa mga periodiko national ngunya po ng aldaw ning Lunes. Alright, Italy. Uy, kuwan ini ka periodiko sam. Aramontado duman sila Sister Melba no. Nilindol ning magnitude 6.6. Apektado mga OFWs duman sa Italia. Sa Rome, Italy. Aramontado at dyan kung makukontakta ning Malinas. Sabi digdi, ang pinaglubungan ni Kristo ang pinagbuksan sa pinakainot na pagkakataon. Matindi ano? Inot na pinaglubungan ni Kristo. Sign ini, dumun sa kunyan, sa Jerusalem ano? Sa Jerusalem. Anyway, Dilima, nakatalaan na isubinag ang Department of Justice. Sabi man ni Senator Lacson kay President Duterte na ipagbaklason ng mga mobile checkpoints sa nasyon. Mga pantalan sa bilog na or sa malaylain na lugar di po sa bilog na Pilipinas. Alos sa dagsa ni mga pasahero na mapuruli kasi mapasiring sa Metro Manila. Mientras tanto, Miss Ecuador nakuha ang Miss Earth 2016. Paghali ka mga Chinese duman sa Scarborough Shoal, dapat support na totohanin sabi kang US. Foreign policy ng Pilipinas, very support pendidum, sabi kang diplomat. Sa showbiz pamangiraray, Casey Concepcion, proud pamangiraray sa top 8 finish. Kasayang half-sister, duman sa pinagsagibong Miss Earth. Sa Barreta, sa kinabaning karawat, Silver Star Stallone, pinagbisita si Manny Pacquiao dumas sa training camp. Harani na pala ang kaperyodikon sa mga laban ni Kuhan, ano? Manny Pacquiao, ano? Harani na. So, saan rin ini? Pizza 5 o pizza size? Pizza size. Ano ang prediction mo? Gana o daog? Posibleng manggana pa yan si Pacquiao dahil sa nailing ka na coach ni Rhodes pala. Wala ni Bob Arum. Ba? Oo. Haber daw. Ano? Anong kuhan? Anong round? Round 13? Ubus na ng round. Ano si Pacquiao? Madaling natumbang pagkabanggi. Ngayon naman kaperyodiko, yan po ang mga headlines kong madarokolong baratang ngunyan. Aramontado at yan, duman sa Italy kung makukontakta. Sabay mga natatapirmi na ining pinaglilinog, ano? Pinaglilinog ng Italy. Gri pro na sa linog, ha? Aramontado at yan, yan po mga kaperyodiko, mga headlines kong madarokolong baratang kang Aldao sa Lado Local Man. Founding chairman kang Volunteer Against Crime and Corruption.
Dahil na pinatulang pa ang pag-apod sa iyang unggoy ni Senator Laila de Lima. Haunted house naman sa Partigan, Naga City. 10 dekada na subot na pinagdadayo ang mga turista. Hindi man sa Katanduan, saros sa pinagdayo man. So, White House, ano? White House pa ba yan? Diyan sa may sentro, kan Virac. And PBM San Francisco. Padago sa pinaghurot na dapat mag-aigwanan ng reorganization o pagbago sa manihimento, Tom Vizalco. PNP sa probinsya ng Katanduan ay alertado man sa pag-silibrar kang Undas. Notorious drug pusher duman sa Kamsur, arestado kan mga autoridad. Yan ang mga darikulang headlines ka Barreta, di po sa Radyo Periodico Online Barreta. Mabuelta kita, di po sa programa, makalipas lang po nagkapiring importante mga patalasas. Huwag po kayong lulubay, dyan lang po kayo sa inyong makinalalagyan, mabiyahin na po. An? Ano mabiyahin tabi siya? Silangan Express 1. Silangan Express 1, bakit may Express 2 pa? Possibly. Fast, convenient, affordable, enjoyable ride. Welcome aboard, Silangan Express is ready. Terrasas, balcony, mansions. Terrasas, balcony, mansions. Terrasas, balcony, mansions. Stay at Terrasas, balcony, mansions. Complete amenities with fully air-conditioned room with telephone and intercom, plasma cable TV, Italian tiled bathroom with hot and cold shower, atmospheric terrace and mountain view, open terrace for functions, service van, sound system, transportation, internet, Fox Smile, massage, guided tour. Terrasas, si Freddy Brizzo. So kung hindi niya implementar, pwede yan na tawaning sanction o pwede yung basulon. Asi, ang mga radio patrol reporters. Patrol numero 1, Ramil Suleveres. Patrol, patrol numero 2, Arvin Tabulo. Dili ang radio patrol number 7, Skylo Supli. Radio patrol number 4. Sa programa, radio, periodico, online, breta, Lunes hasta Sabado, bigis na sa inyong bagong favorito. Ang radyo periodiko online barata madanog na alas 6 hanggang alas 7:30 ng pagkaaga. Welcome back to the program. Ini po ang radyo periodiko online barata. Balik kita ka periodiko Sam. Pag-ulayan tayo itong manong naman sa Halloween. Di ba, sayo mo, Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween, Tabi, sa mga paraan tabay tangon yan. Ano ba signifikante? Ikakangaki ka pa, kaperidikon Sam. Paano mo sineselebrate ining Happy Halloween na ini? Ano ang sayo mong projection o impression ini sa Halloween party? Pag gabot kaya ang Halloween or ang Undas, ang sa to yung perming pigigirumdum dyan ang madumang kita sa Campo Santo. Daw nga ni ang celebration kang piyesta ni mga kalag is November 2. Pero ang nakagawi anak na mga kabayan ta, pizza 1 ka na Nobyembre, piga nagduduman sa Campo Santo. Kung sa'yo na nagpapatintinin mga kandila, sinagdaranin mga burak. Ako so, kang saday pa, SM. Saday pa? Oo, kang ang samuyang... Pero hanggang ngayon, saday ka pa mga... Medyo, ano, di naman kasadayan. Di naman kalakihan. Di naman kalakihan. Pero may malaking puso. Puso. May dalalang na malaking puso. Puso. Ayan. Busilak ang puso, ano? So, kasaday ka pa? Siyempre, ikaw kami ni mga lulu, lula, o kaya mga kamag-anak na napaduman o napadaina. Duman man ang samuyang paggirumdum, tanganing mapuntahan sa aldaw ka na senda man
Kaldawan. Itong Halloween, sabi ni Di, kasi ang Halloween party baga, sumanga ko, garing mas ng Christmas party ni. Kaya lang, ang mga costume ka ni, grabe. Ta, patarakutan talaga ni. Mapunta ka sa mga business establishment, aram mo, kumisa, mabibigla ka na lang na may mga sulpot na lang dyan na ibang hawong. Oo. Tapos iguning ka, naglalakaw siya, halos garin na talang kalansa eh. Minsan ang mga aki na bigla man, yung na ngirhat, yan, ikaw garing, ano sa puso. Delikado. Delikado. May mumu. Oo. Sabi ni Di, ang Halloween, mga kaperyodiko, halin ni sa tataramo na Holy. Holy banal. Holy evening. Ah, ayan, holy evening. Kaya Halloween eh. Pag huli baga SM, bayang kabanalan, holy. Holy evening. Kasi parang in anticipation of the, parang bespera ng kapiestahan. So, antes ngayon, igwaning Halloween party na ginigibo. Actually, mga Christian tradition in yung customs, costumbre na Halloween ang pinagsasagibo. Sabi ni ang celebration observed in a number of countries, October 31. Ngunyan na bang yun? Yung the eve of the Western Christian Feast of All Hallows Days. It begins the three-day observance of Al-Hallowtide. Matinding ipronounce ni. Al-Hallowtide. Yan, Hallowtide. The time in the liturgical year dedicated to remembering the dead. Ayan, sige. Kunyan ka mo, kaperyode kong Sam. Hindi ka kanyang sa tahaw-tahaw. Tapos mga aki-aki pa, hindi kanyang sa may tahaw-tahaw. Hindi ka kanyang. Hindi ka na. Oo. Rin na ka bukas. Automatic. Yan na si kaperyode kong Buddy Sorena. Ansaroon sa mga kumbaga inaapod na Batikanong kolumnista kang Bicol periodiko. Magiling-hiling ka sa tabi, sir. Ta, hilingon mo kung nahiling ka duman sa TV. Yun. Nahiling mo? Ito, duman. Yun. Magtaga-hilo ka. Pahiluhan ta ka muna, sir. Batiyon mo muna sa mga parantabay, ta. Sige. Batiyon. Pero magiling ka duman sa ano? Sa YouTube. Ayan. Sige. Magandang umaga po mga ka-radyo periodiko. Ini po si Mr. Buddy Boy Isorena. Halipasin ako sa West Garden Phase 2. Nag-apura ako tanadangog ang programa ni SM Pairs. Buda si Sammy Boy na matindi. Kaya naobliga ko na actually primerong Lunes ko na bali sa programang ini. Dati alas 7 imedya ako hanggang alas 9. Pero naamay. Pero okay lang ta, magayon ang programa uya. Muda ang kagayon ng kayo. May mga punto por punto na pag-uulayan digdi. Kaya mga taga West Garden na nag-agi ko duman, igwang radyong gadarangog duman, mga empleyado sa CECO na bakasyon nun yung gadarangog, buda sugabos mga kabayan ko sa Pandan, mga amigos y amigas, maski uyaw sa Berak, mga partido o partidario, palan bakong politika ang partido. Good morning po sa Indo Gabos, yao na naman po, Orechi Mr. Buddy Boy Isorena. Pero sir, igoning Buddy Boy Isorena, di igoning Buddy Girl. Nangalas ako, sir. Iyo ang iguan. Tatamay kakabit po ng body boy, Sorena. Tatago po ng body girl. Na, yung usually pa, ano, Asian birds. Pag ingaapod akong body, igasog po ng bamboy. Kaya sabi ko, sige, manggayon eh, body boy. Parang teenager lang, ano, sir. Yes, parang teenager, hindi senior citizen. Pwede naman si kaperyodikon Sam. Samboy. Samboy. Okay, matindi yan. Ika, buddy boy, si Sam. Samboy. Samboy. Mangayon, Sammy boy. Sammy boy. Kasi kung si Samboy, Samboy lim ito. Yung matindi maglook sa basketballista. Sir, depending, ano, Samboy. Pero si Samboy, Sammy boy,
Matinding maglukso si Sambuilim, ini matinding magtambling. Pagkabangi. Ah, oh, matinding magtambling ini. Matinding magtambling, muna magpatambling. Ayan. Lalo na kumbangi. Ayan. Alright, mara na agatabi. Oy, nakul na kita. Ang problema din dito, makulang na kitang microphone kung mag-abot pa si Kaperiodicon Rodrigo Di Cuatro. At kompleto na SM. At kompleto, iba pa doon eh. Tamang-tama, maharampangan kita digdi. So, sa mga masunod na aldaw, paano-paano tabi ning lamesa digdi? Tangan ning magka-restoryahan kita. Pika-restoryahan may kaperiodikong buddy, sir buddy. At pika-restoryahan may manungod sa Halloween. Halloween party. Ayun! Bisperas bango niyan, daman sa Todos All Saints Day ini and All Souls Day. Pinag-ibo ang Halloween tuyong October 31. Tamang-tama ngo niya. Ayun, tamang-tama. Mm. Sabi ni Day ang Eve of the Western Christian Feast of All Hallow Days. Ayan. It begins with a three-day observance of All Hallowtide, the time in a liturgical year dedicated to remembering the dead, including saints, martyrs, and all the faithful departed. Pero, siyempre, siguro akong komentaryo upo na sa pag-observar kang Halloween. Aha. Dila ako pabor na pati na yung mga isyo, mga bad spirits, pati na yung mga parang diablo, kabali pa sa pag-observar kang mga Halloween. Although, siguro, minalawas pa ano na ako, Goranski na yung sa old school of thought o tradition, pero sa feeling ko daw, why include this mga Halloween na kabali? So mga bad spirits, no? Although taon-taon ginigibunan, dada ako ga-subscribe sa idea nga, no? Pag-observa kan mga igabali, so mga jablo-jablo. Mga multo. Pero, mga multo. Ah, multo, okay. Pero so mga parang bad spirit, ano, hindi ako dyan believe eh. Pero sir, kung ang mahiling mo white lady, okay lang sa'yo mo? Ah, siguro, basta magayon na yun. Pero siguro, manindog ang balay bukubusin. Kubardi ako, pero hindi ako niya ng gurami. Hindi man ako makabuwag ng grabe. Siguro, makikumustahan nila ako. Hello! Pero sir, kung ang mahiling mong white lady nakasulot ning black, matakot ka. Oh, ito ata white na black pa. pero sir, kakontra ka naman sa Halloween. Pero ang sabi, pag nakahiling ni white lady, anong sasabihin mo? Ano yung sabi mo? Ako, kumusta ka? Hello, hello. Di yung mangirari, Halloween mangirari. Yung nga kaya Halloween ba? Tamang-tama, ayos mo ga? Hello, hello. Hello. Actually, dig this historical background kining Halloween. Sabi nga, it is widely believed that many Halloween traditions originated from Celtic harvest festivals, which may be happened by or which may have pagan roots. Particulars about the man's Gaelic festival Samhain, and that this festival was Christianized as Halloween. Musutang aramon ko no talaga pinaka rationale kining Halloween ini. Sabi nga ni, nagkaigwan yung suporta, kumbaga naging tradisyon, and naging nakagawian sa bilog na kinaban. Ang Halloween activities, mga kaperiodiko, kabali po itong trick or treating, guessing. Oh, may mga pakawat pa rin ni sir. Ibig sabihin, ma-lipstick ka ning malaylay, nagkaroon tayo kumabisto. Tapos papahulaan yan. Para naging games. Naging games ini na kuminsan baga sa totoo, malaylayin eh. Alos malaylay ng postura. Nagiging guessing game. Sabi nga din, may mga costume sa parties, decorating, carving, pumpkin, and also jack-in-lanterns. Lighting bonfires, we have apple bombing, and divination games, playing pranks, and visiting haunted attractions. Digdi sa kuwan, sa Birak, igwan ng attraction dun sa parang haunted White House, ang Sarong Aldaw. Dakuli mga aki, doon mo na nag-hiriling eh. Nagayunan man, ano? Sa may salbasyon. Doon mo sa dating White House? Ano yan White House na yan? Ano istorya kaya? Di, bilangan daw SM ang admission fee. Ayan, dahil ka nakadaman sa? Ang aram ko, 30 pesos. Ah, 30 pesos. Oo. Dakulang bagay na, kumbaga saro sa mga attraction man.
Tando man sa Naga City, igaman. Igaman doon. And sabi nga ni Digdi mga kaperyodiko, ining Halloween party, kumbaga saruning tradisyon na pagbigil. And ngunyan nagiging commercialized na ini tabi Sir Buddy, ano? Commercialized na ini nata. Kasi pinagkikitaan man kasi ini nin mga negosyante. Di ba igwan ni mga Halloween costumes na mabakal ka? Correct ka dyan actually commercialized ng mga religious activity sa Pilipinas or elsewhere in the world. Mm-hmm. Ayan. Kaya sa araw mo, dapat kasi negosyante din ang isip kasi sa mga Aldo na ini, Arugay na ini, ngunyan, araw mo, ang mabintang ngunyan, pintura. Oh, may negosyo talaga, dawa sa inabagay, sir. Dawa sa inabagay, may negosyo. Ngunyan, pagpintura, sumapintura, kandila, di ba? Nagiribusin ng kandila, mapatirinti. Kumbaga, nagiging commercialized talaga po sa activities, pero in a proper manner. Ayan. Actually, SM, every day is a business day. Uh-huh. Social day. Social day. Kaya kabali dyan itong undas na pagsilibwarta. Kaya minaluwas na bilang Christian country, kita maobliga na mag-obserba kang nasabing selebrasyon. Alright, syempre, nakulang bagay din ini para sa mga babae niya to. Halloween party. Nagiging, at siya nabanggi, siguradong maantabayanan niyan sa mga Manilain establishment and other venue na nag-organize. Sabi nga, ang istoryahan nga ni Sir Buddy ni Kaperido Gonsam, ikaw ni mga tao na dahil nagkipuning costume. Na ma-hire ka na lang. Ah, ta, yun talagang natural. Pero sa ko, kung gusto ko, pwede nang matakot sa ko. Pero, kasuod na, busing. Kabakal ako ng Sunday Manila Bulletin today. Iguhayan doon ng Panginoon na isyo. Actually, na-mention ng dark tourism or Halloween tourism. Uh-huh. Kaya yung na-mention mo duman sa sentro sa Birak, ikaw na duman yung parang haunted house na igahiling, so tao may bayad, parte na yun ng Halloween or dark tourism. Dark tourism. Ayan. Duman sa Sendo, Kaperyudi Gonsam, ikaw mo ng tourist attraction doon. Ikaw mo ng tourist attraction. Meron day pa, no? Magkaroon doon ko parang SM ang, ang trick or treat naan. Ngunya na banggi ang mga kaakian, gasulutan ning mga sa Halloween costume. Sinda house to house. House to house. Kumbaga sa Pasko, baging may dala sindang plastic. Tapos kumbaga kung nanakot. Yun nga yung trick or treat. Kumbaga piga ninda ang bawat tarong na piyak kalag. Tapos minsan, ikaw man pa yung manghanda ang bawat hayong ning dulce. Makindi. Piyatawan. Sa Manila, ayaw ka ng mga kakiyan na kang naabutan ako naman ning fiesta nin magadaan. Kanaki ka pa? Medyo may nasa tamang edad. Pero kan salit ka pa? Salit pa ako, Diwi. Ako naka-experience ning trick or treat. Mo't sabihin kay ito, kasi di ako naka-experience siya kaya ang trick or treat. Mo't sabihin, iguning parang pampaga naman sa mga kakian. Sa mga kakian. Abanabanabanggi siguro, gigibo naman. Diyan sa poblasyon, nahiling ko dyan ang mga kakian na igasulot ni mga costumes na pang Halloween. And nakamaskara, igusindang mga darang supot, plastic. Gaharong-harong sinda. Mayroong nangaruling. Sindang nanaw o siya tatawan? Sinda ang pigatawan. Sindang pigatawan. Tatawan, ano? Parang karuling din, ano? Ang karuling. Kung baga sa sa mga anuman, sa simbahan, ganyan yung mga choir ang apod ka, nangaluluwa, piyesta or bisperas nin mga nin gadaan, nin piyesta nin gadaan,
nagaharong-harong man sinabay yung caroling, pigatawan man sinda bawat sobre, ganing sobre, pigatawan ang bawat hayong na piga haranahan. Piga-haranahan. Yan, isa naman sa mga paagi ka na mga asa simbahan. Tabang man duman sa Campo Santo, mga sa maintenance, sa pagpakaon kan mga bisita, sin iba pa man na ano. Yan ang pigigibumanin na mga Kristiyano o tradisyon na sindang pigigibungon yan. Ayan. Ang hapot ko, tabi, Sir Buddy, totoo man talaga na igunin, ano, igunin mga mumu. May mga mumu. Actually, para kadangog ko sa television, mga programa na igunin nagpapatunay mga showbiz people nga ni so iba na naka-encuentro sila sa mga, you know, spirit. Kaya ako maski di pa ako naka-encounter mga arugan, naniniwara ako ta alangan mo namang gabubuwa sana ang mga tawong ang taga-showbiz or anybody mabubuwa sana para mapansin sa mundong ibabaw, hindi naman siguro. Pero, kaya, although wala pa kong experience yan, I believe it's in words, Sam. Sabi nga ni Paladan ng mga taong nagtutubod na daw din nakahiling. Oo, sabi ni Kristo. Pero, bossing, debatable yan eh, kasi hindi lahat nakikita mo ay tama. Kaya lalo na kung di mo makita, matubog ka, pwede kang maloko eh. Kuman baga sir ning, in this wild world na grabe ng drugista, buda, terorista, mahirap magtiwala kuminsa na walang ebidensya. Although ang kasabihan na to see is to believe, it does not follow all the time. It's not correct all the time kasi sometimes what you say, what you get, is not true. Pero maniwala ka, pwede, pwede. Uh-huh. Pero dipindi. Sabi nga ni inyong mga digita, pwede, dipindi. And I was laughing, sabi ko, i-clarify niya kung anong word na dipindi, ta kulang. It depends. Kulang sa paliwanag, yes. Kumbaga, pwede, pero depende. Ang pwede mo na, pwede sir, depende. Subject and predicate na yun. Yun, Sam. And kunyan, that reminds me, one time, so duwang buyong nga-diskusyonan. Sarong issue na, desi nagakauyon. Sabi kang saro, well, it depends upon. Sabi mo na yung saro, well, it's depend. Then nagkauyon, nag-diskusyonan. Ang nangyari, Busing, nagboksingan baga si Manny Pacquiao. Ni nagka-black. Kasi bago, Busing, nahapot mo kung si Sam, kung si Manny Magana. Ayan. Ang analysis ng mga eksperto sa boxing, Magana si Manny, however, on the condition na di siya matsambahan para Rocky Marquez. Tahala nga si Marquez, habo na maglaban kay Manny, otro. Pero, ang sabi niya, tiba nga yan madaog ako, ita, nakachamba siya na ako. Di ba? Ilingon ta kung ano magiging sitwasyon kasi ang kalaban niya, American boxer na si Jesse Vargas. Oo, ning ang daog ni kunya, sarap pa lang ni Jesse Vargas. 27 laban, sarap pa lang ang daog eh. Ilingon ta kung kayang pa daplaon ni Manny Pacquiao kasi iba man sumayon. Ilingon ta kung anong round. Siguro mga 8-9 or maski da eh. Ang importante, mahalaga, gumana si Manny. May taya ka, sir. Ikaw kanin taya. Ayokong ikaw makitaya pero tiba di matumang inda sila. Ikuan. Pero sa analysis, ayan, i-analyze tayo yung laban ni Manny Pacquiao. Ang edad ni Manny Pacquiao ngunya, 36-37. Di ba? Almost 36. 37. So, okay. Ining si, si Vargas, medyo hoben pa, mga 20s. Si Manny Pacquiao kayo, si Manny Pacquiao kayo, nagpaparagana dahil ang edad niya baba kaysa mga nakalaban niya na may edad na.
Ngunyan sabi ni ni promoter, ang promoter niya si Bob Arum. Sabi ni Bob Arum, si Bob Arum. Si ini ang pinaka magiging future sports kumbaga maging superstar in due time pag nanaog niya si Manny Pacquiao. At the expense of Manny Pacquiao, pwedeng sumikat si Jesse Vargas. Di ka pwede magsiguro, sir. Talaga, yan ang pagkakataon niya ni Jesse Vargas. Para sumikat siya, lalong maging maurag. Nata, kasi ang kalaban niya, bakong pipitsugin. Maliban ta, halimaw na magkita ngun yan. Pero, madawag niya si Manny Pacquiao, dakulang breaks para sa yan eh. Ayan. Kaya lang. Talaga, and then, pag nadaog si Manny, that will be the end of his boxing career. Hindi na siya makalaban kay Crawford or even si Mayweather na magagapasay ko na naman na magamabil ta. Aber daw. Kasi pabalik-balik man sa rin yung mga pagdain ng kwarta, kulang ng kwarta, mabalik na naman niya. Aram mo, SM Birds, sigon sa mga analyst na nabasa ko sa dyaryo, tama ahobin si Vargas, magaling. Pero sabi ni Freddie Roach, bumalik na naman yung dating galing ni Manny. Although, siyempre, adyan na yung wear and tear ng edad. Pero sabi ba yung sarong analyst, tibaad matinimasin na siya, tiwa-tiwa si Vargas, pero ang kamot, ang bitis, mabagal. Kaya pwede matatalo. Yun ang abangan natin, SM Fairs, yes. Sam. Ihilingon tayo yan. Ika, kaperyode kong Sam, ano ang prediction mo kay Manny Pacquiao and Vargas? Ang prediction ko dyan na Sir Buddy SM, posibleng gumana pa si Manny Pacquiao. Kasi sabi mo nga ni, kasi bago, nahiling ka na ni Freddie Roach ang bilis, ang kusog, andyan pa. Kaya Manny Pacquiao. Kaya ang sa kuya diyan posibleng gumana pa. Ta na napanatili niya pa ang sa inyang pagiging pagkakusgan sa inyang pagiging boksingero. Di pa nawawara. All right. Basa ko tadong artikulong ini. Sabi ni Vargas, patuturugon niya si Manny Pacquiao sa ring. Ay, yes, baka history repetition. Actually, gusto niya yung plan A, plan B, plan C. Vargas, si Marquez. Tapos meron siyang plan D. Anong plan D? Mami D. He will be destroyed. Alright. Or he should avoid destruction. Yan. Yung plan, plan D. Avoid destruction or destroyed. Alright. Pinagmalaki ni WBO welterweight title holder. Magayon din dito may titulong kapot. Si kunyan, si Jesse Vargas. Na patuturugan niya sa ibabaw ng ring si 8th Division World Champion Senator Manny Pacquiao sa sinang bakbakan ko niya na November 6. Sigon sa iya, kakaibang Vargas ang mahihiling sa lona ka mga boxing fans na sigurado subot na maputol sa karira ni Manny Pacquiao. Ang bilis, lakas, rimantali na subot as in hobe na edad ang sa iyang gagimiton na advantage tanganing maungusan niya ang mga anglislador sa sinang ng paghampang naman sa Thomas and Max Center sa Las Vegas, Nevada. Sabi niya, a new Jesse Vargas was born in 2016. Aba, matindi ah. You know, it's impaired. In any boxing bout, kahit na kay Manny, kay Donaire, sinasabi kang kalaban, I will floor him. Taluhin ko yan. Yun, yung mananalo siya sa pananalita. Pero sa kamao, wala. Sa gawa, wala. And Vargas may be committing such a debacle. Kaya, patataubin siya ni Manny. Manny does not expect, is not boastful. Kasi 8th World Division na siya. His kamao will do the talking for him. Wow, matindi. Kamao will do the talking. Yes. Pero ngunyan, sabi ding di, aram mo hanga, kamao na. Itong overhand right kasi daw ang pinag-aantabayan ng kay Jesse Vargas.
right hook. Uh-huh. Kasi si Vargas igunin killing punch itong right hook. Si Manny Pacquiao naman left hook. 'Di ba si Manny Pacquiao ang makusog sa iyang wala. Oo. Kasi yes, left-handed siya. Pero SM Fields, ang kanang kamay niya matindi na rin ni Manny Pacquiao. Oh, yes, oh. Sa bagay, strategy yan, sabi nga ni Dining Macadog sa paghahanda. Kung maluyan sa imong preparation. Preparation is the best. Pero kung talagang medyo malas ka, kasi iguro ang kada tao da, iguning yung parang timbre mo sa panahon. Yan. Maski na nung kamas-kamas nga mo kung talo ka, talo. Kumbaga right yung, time. Yung biorhythm, busing. Oo. Yung right kasi, time. Kasi, look ha, sa election sa Amerika, sabi nin sa rong pastor na Pilipino na honoris causa doctorate, bati siya maghiling sa yung biorhythm. Yung, sabi niya, kalibre. Just like his prediction for Duterte in Robredo, which this too won during the May 2016 elections, ang sabi niya, mananalo si Clinton. Si Clinton. Na nakikita ta naman, actually sa survey, na talagang si Clinton hangga para banggol sa siyang kimot, mga style Digong Duterte, well, you know. Si Clinton o si Trump? Kaya pwedeng magtagilid. Trump. And pag nangyari yan, the United States will have a first lady president. Yes. Just like our first lady vice president, si Robredo. Hindi, vice president na ito sabi ni Presidente Duterte, ang ganda-ganda mo, madam. Ah, maulay kita politika kayan. Malabyo kita doon sa Amerika, yes. No? Actually, bako man na first lady vice president Sir Buddy si ano si Robredo kasi si Gloria Arroyo naging vice president. Vice president siya ni Estrada. Kasi vice. Ang pagkagilundom ko kay GMA, presidente na nagka-deperensya nga na eh. Uho, parang ano. So, by chance na nagisang presidente. Pero talagang sa primerong term. Pero talagang ang aram mo yung kuha ni Gloria. Ang plano niya man talaga, ang pangarap niya man sana, maging kongresista ni Pampanga. Hindi siya dati niyang pangarap na utog na ngunyan, tapos siya kongresman ngunyan. So, kunyan, by accident yon. Na pagkatapos matugutay siya ng bail, nawara na siya diferensya sa liog, is impaired. Sabi mo, sa observo si mukhang inot na programa. Alright, balikan tayo itong sa Amerika, ano? Doon mo kita sa Amerika, tabi siya. Pag-ulayan tamanungon sa Amerika. Kasi si Clinton and si Trump, baga makusog doon, ano? So, ano sa hiling mo, sir? Ang prediction kay itong Pilipino na gari si Hillary Clinton ang magana. Actually, sa sakong perception, inat mo na, sir, sa sakong perception, pinaka-premierong babae si Hillary Clinton. Hanggang ngayon nung sa iyang qualification kasi may background sa governance, especially sa government eh. Si Trump kasi purely business ang mogul siya eh, before naglaog mo niya sa politika. Kung ikasarong elektor, botante ka ng Amerika, masakit magsugal kay Trump eh, kay Donald Trump. Nata, primero, araw ang bureaucracia, masakit sa gobyerno. And saro pa yung sitwasyon na yung government transaction. Masakit kung hali ka sa pribado eh. Nakulang patunay. Although, halimbawa, matindi ka sa business world. Alagad, pag-ibot sa politika, iba eh. Iba ang government transaction kaysa business transaction. Kaya yun ang pwedeng advantage ni Hillary Clinton kumpara kay Donald Trump. Saro pa, medyo mga panaramo niya, gari iba eh, outside the box eh. Nagaring ba kung tugot sa mga Amerikano? Pero hilingon ta, para sa imong perception, sir, okay, kunyan muna, kikaperiodikon sa muna. Taini, taga-Amerika talaga yan eh, si Uncle Sam. US baga, Uncle Sam taga-Amerika yan. Ano sa hiling mo, kaperiodikon Sam? Actually, nag-migrate lang ako
From Pahaw Bagyo to. Bagyo ta. Sa kuyang opinion dyan na SM Words and Sir Buddy, medyo may kalamangan nga ni si Hillary Clinton sa senyang kalaban na si Trump. Ninahulita dati ng ano yan, dati ng Secretary of State si Hillary. Pero si Trump, baging pa kung taga ano dyan eh, taga, baging pa kung taga US si Trump. German siguro ano, or Russian. May lahi sa ibang lugar. Oo, sa ibang lugar. Pero di ka man pwede mag-president eh, kung bago kang lihiti mo. Baka may dugo sa naman. May dugo. Minsan na, sa gabos nga yung nababasa ta sa Barreta, role daw, medyo sa popularity or sa mga butante, lamang na grabe si Hillary. Ayan. Pero may naka-chat ako na primero siyang mabuto doon sa Amerika. Pero Filipino, na-convert bilang American citizen. Sabi niya, gusto niya yung pagbabago eh. So mga something na sumangaday pa sa gobyerno. Kaya sa hiling ko, medyo matindi ang laban ni Donald Trump and Hillary Clinton. May mga silent mover na kumailing mo, day na-appear sa survey, pero nagkakanap. Arog mas nangyari kay kunyan eh, Duterte. Oh. Kumailing yung survey, harayoon si Duterte. Pero naghahanap ng bagong sistema eh, ang Amerika, na decisive government, decisive leader, na kakaibang kumbaga patronizing the American, kumbaga one America. Ang bigay patronizing na kaya may mga programa bagay ni si Donald Trump na itong mga taga-ibang bansa gari para liyon sa Amerika. Yun naman disadvantage niya kasi sa mga taga-ibang lugar na nag-migrate doon maliban sa mga TNT talagang reasonable. Tanakol bang TNT sa Amerika? Kaya lang, medyo may mga silent mover na in favor of Donald Trump. Yun ang data na hiling na pwede sir na sabi nga ni silent mover na mga persona. Kakanap. Grupo, kakanap. Ano actually, simple. Sa Pilipinas, talagang kaipunta na ang pagbabago which President Duterte is doing now. And there are some, you know, quarters in the Philippines, in even outside the Philippines, who are against the president's multiple move for socio-economic political development of the Philippines. Now, yung PILAM na Pinoy, ay yung PILAM, kaya nga ni Pinoy, PILAM, na pabor for a change kay Duterte, because kahit PILAM na siya, mayroon pa rin siyang thinking na pagka Pinoy, na for a change. However, kaya, FM words. Kaya pabor siya kay Donald. FM na, bago na SM. Trump is basically a businessman. He's a tycoon. Yes. And he has no experience whatsoever in public service. Yun ang disadvantage niya. Yun ang disadvantage niya. Pero ang bilib kinabilib ko sa inya ta yung mga kaeriban niyang Republican na candidates na talagang mga tested na yon sa politika kabali na suaki ni former President Bush natalo niya, meaning ibig sabihin has something different from the others. From other candidates which some Americans saw something special for a change. Yeah, kaya itong nahiling, ano? Ano may hiling nito yan? Kasi alam mo, kunyang baga, may epekto rin sa Pilipinas kung siya naging presidente in America. Nata, sa tuyang mga kababayan, dakulo na nag-i-star sa Amerika eh. Dakulo na ngarap na mag-i-star sa Amerika, mag-migrate, and at the same time, nagtatrabaho. Although ganyan, subject for attack ni President Digong Duterte, pero dahil tama hindihira na dakulong pong mga Pilipino na nasa Amerika, na duman na bubuhay, naghahanap buhay, and mga nag-migrate na duman. Alam mo, SM Verge,
kung si Trump or Clinton ang gumana, they siya believe dyan sa duwangan. Kasi galit na galit siya, di ba? Meron siyang pinagdadaanan noon. However, kung gumana si Trump, mas dalong delikado kita. Ta, there was a time na nagluwa sa National Daily na inangat ni Digong Duterte si Trump. Sabi niya, you go to Manila and magsuntukan tayo. Which Trump did not mind. Kasi hindi niya matatalo si Digong. Si Digong. Sa mga kapilyuhan. Parehas pa din. So, ang sabi ni Digong, pandok. Okay, kung ayaw mo pumunta sa Pilipinas, pupunta ako sa Amerika, doon tayo magsuntukan sa Trump Towers. Eh, walang response eh. May sparring kita, no? Pero however, kung si Clinton gumana, pwedeng mahamot man ang buot niya sa Pilipinas, maybe there will be a good relationship. Good relationship between the US and the Philippines later on, which is good for Filipinos here. In the Philippines, English yes. na ako, busingan. Yes, no problem. And of course, yung mga PILAM natin or OFWs na nasa Amerika. Tama-tama, di ba? Nahiling ka sa YouTube eh. Alright, mabulta kita. Pagulayan tayo itong, bakit pa rin ba nagbabrownout ganyan? Kaso nga po, naman sa SP, sa DWFB, pinagulayan nila Kagawad Alan Dilibali. And PBM San Francisco, itong pigahurot niya na dapat palitan na or magkaiguning reorganization duman sa general manager seat, ano, kasi OIC pa lang pinag-extend kan mga nasa board, pinag-extend si manager Amaro. Kumbaga dahil naglalag ng legitimate, kumbaga full place na full place na general manager, pinag-extender pa sa kaibong kang paghagad kan SP na dapat ngayon magkaiguning reorganization. Ayan, babalikan tayo makalipas po ang nagkaperimportante mga patalasas. Diyan lang po kayo mga periodiko. Boarding house o apartment ba ang hanap mo? Malinis at komportableng matitirahan? Tara na sa SMP, St. Matthew's Place, MacGyver Apartment, a fully furnished apartment boarding house. Every unit has one room, toilet and bath, receiving area, dining area, kitchen and laundry area. St. Matthew's Place MacGyver Apartment is located at Prop 4, Barangay Kabinitan, Barakatan, Luanes. Owned by Mr. and Mrs. Ernesto De La Rosa. For more inquiries, please contact 0908-869-7192 or 0920-698-8304. St. Matthew's Place, MacGyver Apartment. Alam mo, Bes, kailangan ko na talagang magpa-beauty. Uy, magpa-beauty? Kasi sabi nilang patay baloy ko na daw. Bakit? May naliligaw. Eh, este, may naliligaw na ba sa'yo, Bes? Oo, Bes. Feeling ko nga ang haba-haba ng hair ko kapag sinisipulan ako ng mga boys. Ganun ba, Bes? Nako, may solusyon na tayo dyan. Papa Beauty? Don't you worry! Sagot yan ang KL Salon and Flower Shop. Sa KL Salon and Flower Shop, perfect ang makeover mo. KL Salon and Flower Shop offers the following services. Beauty hair treatment. Beauty body massage treatment. Beauty eyes treatment. Beauty wax body treatment. Beauty facial treatment. Nails treatment. Nails package. Spa treatment. They also specializes of any flourish design. Wedding, birthday, baptismal, debut, corporate event, anniversary, and any special occasions. They also accepts order for souvenirs and for all occasions. KL Salon and Flower Shop, owned and managed by Carlo Bagadyong. Located in front of Catanduan State University, Eastern Cabinatan, Verac, Catanduanes. Kayo ba ay may naramdaman tulad ng paninikip ng dibdib, lalabo ng mata, pananakit ng balakang, pananakit ng katawan, problema sa atay, rhinosinusitis, diabetes, pangangasib ng sikmura, high blood pressure, hirap sa paghinga, pananakit ng ulo, nahihilo, problema sa apto, pangangati, allergy, rheuma, arthritis? Huwag nang mag-alala, narito na ang kalusugan, kayamanan, basta natural. Ang KKBN ay mayroong health analyzer upang mabilis na matukoy ang kondisyon ng inyong kalusugan. Ito ay sa pamamagitan ng
ng di magastos na pamamaraan. Ang KKBN ay mayroon programa sa radyo upang mas higit kayong mabigyan ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan. Ito'y napapakinggan sa oras na ika-anim hanggang ika-pito kalahati ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Para sa kompletong impormasyon, tumawag o mag-text sa cellphone number 0921-200-4714 at hanapin lamang si Richard Belisa, ang taong natural. Kalusugan, kayamanan, basta natural. Ingatan ang ating katawan sapagkat ito ay mahalagang yaman. Ang KKBN Virac Branch ay matatagpuan sa number 44 P. Alberto Street, San Roque, Virac Atanduanes, katabi lamang ng Bureau of Treasury Office. Malapit sa Virac Cathedral. Bukas sila alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Mondays through Sundays. For more information, please text or call 0950-438-5367 or 0908-496-6161. Hanapin lamang sina Elmer Arceo at Ezer Tanael. Ang KKBN radio program ay mapapakinggan na rin dito sa inyong himpilan, alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, dito lang sa Radyo Periodico 96.7 DWFB-FM, ang bagong paborito. Alright, time all over the Philippines, 28 minutes magalipas pong alas 7. Medyo madaliwan sa na kaperiodikong sambo da Sir Buddy yan sa tuyang panahon. Sabi ko, ikaw kita ang Porto Pun Porto eh. So, tatawa na rin attention ining manunugod sa episode ko. Kasi kasuha, pinagtalaki naman sa SB, sa DWFB. Itong sabi na dapat mag-iguan ng OIC, ng full pledge general manager. Kasi may request ang SB. Pero sa kaibong request, pinag-reappoint pa Mangiraray as OIC si manager kunyan, Amaro. Pinag-reappoint sigon kay PBM San Francisco, kasuapon, ano? Pinag-reappoint. Say mo, sir, halimbawa, para sa imo, as OIC reappointed, kaipuan talaga na full pledge or OIC sapat na tanganin na mapagayon? Kasi aram mo, this oras yung banggi, ang sabi, bastante ang supply ng kuryente. Pero as of now, dahil pa ma-resolve na itong manunungod naman sa distribution sa fiscal ko. Ano, kaipuhan ba talaga? May full pledge siya, tanganin ma-resolve ang problema o talagang okay na ang OIC lang? Actually, kasurma, gadang ako sa programa ni Consul Alan with PBM San Francisco as yung siyang special na bisita, and sa kuyang analysis, minaluwas na nangyayari ang problemang sa kutsang unyan dahilan sa tyranny of the majority. Tyranny. You know why? Mm-hmm. Kang magburtuhan sa mga board of directors, ultimong ang nagkontra sa na, so director kang Virac, na congratulations niya ni ita, pero so apat na puro anas, majority nagpabor na tuloy pa rin ang ligaya ni Engineer Peter Amaro. Pero Diamond baga, so there goes the radio problem, SMPERS. Pero sir, Diamond yung problema baga na OIC, yaw na backup ng board of directors, may policy making body backup almost sarulan na kontra. So, ano talaga pinakamayon na problema na tatay na resolve ang problema sa official ko? Well, sa hiling ko, sir, bako yan na sana lingog ko sa paghuron ni Alan, muda ni PBM San Francisco. It is a matter of poor management ng official ko. Poor management? Poor management. And who is that person na nasa init ng management? Si Engineer Peter Tamaro. Amaro. And of course, pati na yung policy making decision ng mga tinamaan ng Lintek na board of directors. Pero kung back up ka nin board of director, yaon sa ibang kusog eh. Ibig sabihin, nata-ta kaipuhan na palitan na samantalang backup naman ng board of directors eh. Dapat ko ta natatabangan ni sa manager Amaro. But sabi yun, may problema pa rin ang board of director. Nata-ta rin na narasyon ng problema. Yes, yes. Kasi ang problema, bako man na sa availability ng supply, ano? Sobra. So ang problema, on how to distribute, yes. Tamay mga diferensya ang physical lines. So, there goes the problem na yun nga eh.
Pero ang sabi ninda, dapat maging permanente o bago ang general manager diyan para makabulo. Kasi otherwise, kung hanggang OIC ka lang, wala, kulang ang diskarte. Okay. So, that is the point. SM Ferb. Okay. Anyway, sa iyo man tabi, kaperyodi Gonsam, anong opinion mo nagdi sa brand out na ini? Kasi bago, nag-sign on kita, mga alas 5.30 na siguro, no? Alas 4.30 o yan ako, sir. Pero, nag-sign on kita alas 5.30. Alas 5.30. Siguro nga, iduman kay PBM Francisco, dakol na resolusyon ang sa inyong pigtutukan katakod ka na dyan sa official ko SM Ferds, kaya alat-alatong tanas na so action ni PBM as in ang resolusyon sa inyong piga pasar mo nyan tangani nga ma-resolusyon na or ma-solusyon na ang problema nga sa kuryente. Alright mga kaperyodiko, yan po ang sa tuyang paghimay ano. Actually dahil mang kaipuhanin na full pledge kung talagang tatao mag hanap ning solusyon ng mga yaon dyan sa official ko. Kasi kung reappointed as OIC manager, si Manager Amaro, igwa siya din talagang mandato na pinagtaw kang board of director. So siguro maghingo man si Manager Amaro na talagang ma-resolver ang problema sa paaginin na malailain ang estratehiya, gamito ng sayang resources kasi mang kapabilidad na nga nina dahil na magpara brownout sa Katanduanes. Sa mga disuras nga ni Banggi, buong sabihin mo na brownout, how about duman sa mga peak hours na di mag-brownout? Alright, mapaaram na kita at medyo inabot ko tinang oras. Magkaya diba nag-arari kita sa kaparing oras sa remestasyon sa tuwing last part, sir? Sa imong pagpaaram. Once again, ako na og mata, magayon na programa, punto por punto. Nakabulo kita nin sa tuwing opinion, mga ideya para mapaayos ang Katanduanes sa iba-ibang aspeto or ang sa tuyang nasyon. Kaya mangayon na ini excited ako na ang sa tuyang mga taga-subaybay ay bagasya mali ang taram ko. Ang taga-subaybay lalong ginaganahan man magdangog sa to sa magayon marina sa mga isyo na pinaghuro nanta. Kaya sa ngunyan ulit sa holiday, maray na aldaw po sa Indo Gabos mga taga-subaybay kang Radyo Periodico na bako sa ng paborito kundi sabi ni Arvin Client Abuso, padaba pa! Alright, kapariyo di Gonsam, anong sa imong parting time? Sa kara ni DJ Rodrigo, ako ang sa inyong kaibahan ni SM Ferds, sa inyong ni Sir Berdy. And mabalos sa inyong pagtitiwala, permi, digdi sa programa ng periodico online barita ni SM Ferds, as in maray na pagkaga sa inyong liwat. Alright, at sa pigihasa, atay ni si kapariyo di Gonsam, tanganin na kung inkaso absent kita kapariyo di ko o Sir Buddy, di yaon si Sam o na si Rodrigo Di Cuatro. Alright, mabalos po sa Indoga Boss, magkaribo ang nagkarari kita sa kapariyo oras sa remestasyon, dito po sa Radyo Periodico Online Barata. Ini po si Ferdy Brizo, mabalos sa Stella Vista, baby! Si Ferdy Brizo. So,